maka indah pak maka hidup pak mau enggak ngajar sekolah sesek kayak di bawah aku nah mau ikut sekolta sesunet saya yang gampang nama himo buat member sama kekerut siap si brigadir general Joseph Sevilla. Kalawa ang ako ulo o yel ulo. Dakong diferensya. Ang akong woman, malipayon ang akong asawa, sige niya bita. Ang iya, likon siguro kay sige bita, sige po ito kabaga. Anyway, niya usap ang akong asawa, ang akong pelaina, ah, nagsia. Okay, kaya na, nagsia. Unya, gikan sa first district, muadto ta sa second district. Aniya ba si Edgardo Aranay? Oh, so kayo, Edgardo Aranay. Oh, tuwa pa, nalibang pa po. Pero niya karon at third district. Ah, si Imsol Duites. Dan dayo tadi Imsol. Aduh. Pagkakan si Imsol, grabe ni. Ang iyan mga delegasyon, at to na mo tanong dito sa hagna. Okay? So, mao kini ang among grupo. Unya, iswerte ni kay nagkadapo, nagkadapo, hangkod nga, nagkaypaw po niya usap ang grupo sa atong mga prime ni Abad, ang atong presidente, yes, ang atong presidente, asa man? Nalibang yapon! Dengan, late na gamay. Okay? So, wala nga mga regala, samtang kita nagpahabot pa sa atong mga bisita, ako o atong kuhaan o iya mga mensahe, and come back board member sa first district. Brigadier General Joseph Sevilla. Terima selamat atong pinangga maatik kugian Mayor Sahagna City. Masih datang ini walai akong sangai akong agaw Mayor Joseph Rayuna Pakanaksya. Mayor Kapanan sa Pondeo, lagi si Mayor Pagal. Atong kadaguhan din sa atong lalawigan, particular, ikan sa First District of Bohol, na din eh, ipatindog naman muna na, no? Ang mga guardians, ang mga main pantay, mga Lacson Soto supporters, mga kandayang mga sektoral, mananagat, mag-uuma, urban poor, ha? Nga din eh, amat ko mga mandiri. Sila si, nag-uagaw niya po, si Jesus Mission. Kaya ba? Oh, tindos, tindos! Okay, atong youth from, particularly from Dawis. Dawis Youth Alliance. Upang pangunan kaisunan, apili ni mga kandidato sa atong lalawigan, sa kalusuran, mga kagiran, may punta kinatuntanan. Papua si Lacson? Buhay! Papua si Soto? Buhay! Papua si Kitandalan? Buhay! Kiniubos ninyong Ikson, higala, bubalik, ang panday, tunay panday mo na, panday, papabalik ni panday. Mga kaisulan, tugunti ako pagpangila, kanako, video na kama mga kailan, dos kini mga milinyal, kayo na milinyal mata.
Ako si Julian Joseph Sevilla. Nahimo na akong board member. Itagaan ko ninyo kedua ka cases nga termino pagkabukal. 1987 to 92. Unong katuwig ko misip ni pagkabukal sa akong kaliligan. Medyo bata pa ko sa ala. Karoon, bata-bata ba? Tingnan ko po saan? Ganoon. Kay upanumay na akong nahimo na panday para sa kayuhan, kalupuhan sa ato kaluligan. Mga kaisuran, si Sevilla is it bukal maoy author nagpanday sa Pangaw Island Tourism State. Kung saan lang na? Kung ako na yung primero, yung primero, magdito, dahil namo sa ato kaluligan sa board, aside from public culture. Kada Pangaw, kung nakatag na ito, daghan mga income. It is one of the top dollar earning industry sa ato kagamigan. Mga ang Bohol, Misaka, ang iyang rating from siguro pa nga, from number 60 to number 20 na karoon siguro sa income tungkol sa turismo. Ikatawa, si Sevilla mo nagpanday sa Bohol, San Diego. Upong kaubahan ni Mayor Joseph Manula sa Executive Committee sa San Diego. Nakainunong po mga medyo may edad na San Diego. Ito sa itong amahan sa Bohol, Pantay Dagat. Ako ni Patayo, yan may ako mga nag palahot na gihimo sa itong lamigan. Patanong ko gusto na. Ako sa mga kamahan sa Pantay Dasay, Pantay Katunggan, mga Pakaw. Si Sevilla sa buhay nagpadalaw, kami din sa Bohol. Ito pa noon na, kay 1980s, video na gaming titipas sa direksyon. So, unang panahon, minigusto ang mga opisyalis na dipagdata ng Ami na magubot ko daw. Yung mo, experience na ako sa mga daw, hindi pa magubot. So, napadala kita ang Ami, particular, mga engineer batalyon ibaw na. Ipagaluhan sa ato sa Kabulayan, si Colonel Placido Palagat Tagadawis. Hindi na Tagadawis! Papak! Dewi Salam, aming ming apre sa pagkasada niya sa kapukiran sa Bohol. Mga kasada mo apre kay mga kontakto sa una, hanyo kwato sa bukit kay pakayuan mo no. Pakayuan sa mga kalsunan nato. Gali ang batalyon ni Palagat Kaduha Mahambos, kung si kasundao mga engineers, napukan ang ilang kagabuhay dito sa uwa, dito sa bilar. Muna, makita mo, nagkasada na nagkandilatay niya sa kabukiran sa Garape, Loon, Antequera, Katipian, Balilian, Sevilla, Balinsia, Piyaw, hantong sa Katihay, kaya hinimo, isugdan sa aming batalyon na gipagaluhan ni Colonel Palagat. Nagang pa akong nahimo. Kung sa akong edad, kaya pa. Nung sabi yun, kaya makauman, makauman pa ko, no? Thank you, Bidya. Ha? Okay. Ito mo na po pala po sa mga turismo. Kaya Lubok Luway, kita niyo po nagpanday ng Lubok Luway. Kaya ibanan ko ni Walter Sultan of Joseph Enerio. So, Philippines, ito pa nauna. Ito to, kung ni Governor Turalba, dugan sa kontrabaho, manager sa Philippines, kita ay nagpahayo niya. Timing, kaya sekretary sa tourism, si Kenan Alunan, kaupan ako sa Mindanao. Nagkapagay ko pundo para sa atong Philippines. Ipabuhatan ng building, yayo na ng swimming pool, yayo ang kasada pa dito sa taas.
Nakauban ako sila si Kani Vice Governor Mikado, sila si Kagawad Palete, Kagawad Jimenez, video. Ako'y gitunlo. Ako'y gitunlo ni Governor Trump isip acting governor sa Tunulibigan. Kung nga, inautog muna, ganyan, katinado ko gubernador. Huwag gubernador, ako'y gubernador sa Tunulibigan. Kato panahon na, acting governor. Kay, gusto ka ang pamulitin at muna. Tama ang vice governor sa Mercado, si Ramiron, kahit partido. Mo nag-ingon si Tramba, si Villa, ito may patabata sa grupo na to. Ikaw ang acting governor. Sa Bohol, kumuha ko din sa Bohol. Mahal ko mong panaw ko sa Manila, kung panaw ko sa Cebu, o sa laing lapit. Sa Amerika, ikaw na, automatic. Kung gani, kung magdawi ang tagapanglaw na ako, itunong nila guway, kuwag si governor. Magkasunsulili. Ayan, may security ni. Tagapin ninyo. And against nga po ng mga Bulanon, maging tagapanglaw, sa tourism state. Di gusto nila nga umuasiso ang atong labigan. Pero sa among pagsunusunod sa kabarangayan, nakasabot sila. Nakasabot nga. Kinihin na itong turismo, kinalang pagganakan. Pagganakan eh. Muna yung dynamo. Muna yung starting. Starter sa atong atong kayuhan o kalabuhan. O kato, nag-isunan, di kumusahan lagi kay kahimu naman ako ng dugangan pa. Kaya pa na ko, kay ako, alin yung gugma na ko. Alin yung mga pagandoy na ko, mga isunan. Ang inyong mga dambo na po mga eksyonan. O sa inalag ng panahon na magpilit ang presidente na ayan bulikod niya sa Balacanan. Kita gusto manghinta ang presidente na gubot ang may tabo. Tanawa na ang grupo nila. Delikado. Nag-inalag na karoon ng isa ka presidente na tunay kalikon. Competent, eksperisyado, aron maayos ang atong gobyerno o maayos ang atong panginabuhi. Nagpapalita na mo nga sa Europa, gira na. Ha? Gira. Bintako ng gira. Sa una, suplis sa atong mamahal sa kapitirala, yun siya nga. Nag-imo ng mga kagabon. Lato na ng Pearl Harbor sa Amerika, ibumbahan sa hapon. Di ni mo abot na gira. Ganon niya abot mga hapon rin. Ha? Ganon, apintado mata. Apintado pa sa sitwasyon sa gira sa Russia o Ukraine. Kumunta ko rin, eh, mayno ng usak na kalimutan yung gubot o gira, apinta. Kay, at tumata mamalik yung mga gasolina. Sa nasun, sa Europa, sa Russia, sa Iran, labi na sa Saudi Arabia. Di na makarusun ka rin, di na taga-padagan sa itong sakinan, atong industriya. Di na tayo magkadagan na. Dahil, wala tayo pang-gasolina. Pila gasolina ron? Ha? Hindi. Kami sila ini sa una, gasolina, 25 sita, 25 pesos eh. Ha? Mabot ang panahon nga, hindi na ito kaya. Papatagan sa ito sakinan, kay mahal na kado ang gasolina. Kaya huwag tayong kagulihin gasolina. Huwag tayong kagulihin gasolina. Import na nun ay, pag-isa na ito. Ha? Huwag pibawag ang mga isla na ito. Banggita na sa Duas, sa Thailand, sa China.
Plato ba nagat sa itong kadagatan sa sparkling? Kundi i-import na ito. Wala na. Kaya wala pa eh. Kung may dagpong panagagan. Wala tayo dagpong panagagan. Kundi inalag itong presidente na ito ang magamit sa panarapi sa itong gobyerno. Si Ping Lacson, siya ang atong chairman sa budget sa Senado. Ano yung ating eh? Pisegos, si Mayor Lanina, iyang principal assistant, pagpahimo sa atong national budget. Pagpagan natin siya. Ito si Ping Lacson sa pagkasto ang mga kwarta sa panalapi sa gobyerno. Mabitaw siya ay senador sa Timog Pilipinas o congressman man, apel. Wala mordawat o pork pare. Wala mordawat o pork pare. Kay, di gusto siya mga hoktaw o kwarta sa gobyerno. Kay, kami magkadawat kay pork pare yun. Papagani ma, patuloy pa kanina, nagyagan mo hatag o pasporo. Iba mo ang pasporo? Pusporo, ang soul sa pusporo, yawi sa hotel, yawi sa punto, yawi sa kutsi. Ha? Una di, wala mong dawat si Lacson ng mga pungparil, yatag na sa mga ahinsya. Kaya baka tabang sa mga kaburso tibawa sa itong nasul ka Pilipino. Yatag na, wala sa pagamit, kaya di gusto niya mansahan. Ayan nga, pagka-senador sa itong nasod ng Pilipino. Wala ba niya na siya usap ang nagtaas o mga pension? Asa mo itong ma-pray? Pray, okay. Dunay mo pa itong watong pagkaro ng mga polis sa pension. Kay pisinado na kuno sa polis. Wa kay bawo sila. Ay dili mo na walang pagpagamay. Nga kani mga polis nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines. If to serve the Armed Forces, apil siya sa Palau, nga mo daw ito pension sa Pibaw. Gusto na ko on. Pero si Lacson, iya ka nang i-ayos o i-maintain na tanang mga veteranong polis makadawat kaya po ng pinisang gigan sa pito. Pagpaka na ito ng atong presidente. Wala po niya na daghan sa mga project. Gusto niya ang kwarta indiso sa palangay. Diling mo ang iyong congressman o kwarta. Ang kwarta gikan sa gobyerno, hindi so sa barangay, kaya ang barangay rin ay bawo kung sa giginahandan sa katawahan, di ba? Dili ang mga congressman, dili ang mga taktas ito, mga department head, kung dili mga barangay. Mga ang iyang tuyo, tingwa nga, ang kwarta, ang plano sa kalumpuan sa barangay, magikan sa kabarangayan. Dili magikan sa taas. Ika sa bus, padulong sa ita. Okay ba na ninyo? O, pagpaka na ito si... Muna itong tingwahan niya kay... Pwede na eh, magkasinso. Mawahita! Nag-igong ito si President Ramos. Mahirap ito. Ha? Itong si Pasun namin, sabi ni Ramos. President Ramos at si Posta. Magbigay ka ng isang sagong bigas sa barangay. Pagdating sa isang ahensya, bawasan ng 10 ganta. Ha? Pag-amot sa gobernur, bawasan ng 10 ganta. Pag-amot sa congressman, bawasan ng 10. Sa mayor, wala, nahurot ka. Ang mapos sa barangay naman, sako. Muna'y sulti ni
former President Ramos. Kitalo ni Ramos na ito. Paminaw na ko, silakso na yun ang mga tumanin eh. Kaya si panahon ni Ramos naghang medyo political infighting. Kung silakso na itong Badagol, mga kaisunan, mga kaglan, di ka masyo. Ang kadaugan ni Lakson, kadaugan na itong tanan! May buba,
kailikabot sa atong mga bisita. Pagkabot ni Senator Lacson, ni Senator Soto, o kuban pa, pwede ba tayong maninog tanan? Yes! O niya, pagpag kita, hangtod na mulingkot sila tayo, pwede ba? Yes! O niya, o kamo na naagiha sa atong hamanan, dinhi sa atong Center Isle, palihog, ato ipakita niyo ang atong kainit, pwede ba? Yes, sir. So, ginaw ko na ng mabungahon o giging atong nagihimo karon balang puso. Ako parang nasingat eh, para nga dami gini. Atong i-practice gamay, pwede ba? Yes. Okay, gala! Iabot na ang atong mga bisita, President Bing Lacson! Ang maayo uta mga
sana og sana, dugong kay kini oras on yun ninyo. No? Amen! Ang pagkong yun, kasi na to, nagsot ko na ni, dili ko gusto na takbo, na takal, dugong kay ang iya kung kung gusto may bawahan, mapati niya kung unsay atong mga problema. Nagsabot? So, gusto nila makapatid sa atong inyong problema, atong problema, then dinigil mo magpanuko, pagtindog, aron inyong ipangipana o inyong usap ipadayag ang inyong mga yamongo. Nakasabot? Mone importante. Di ama, ganit mo ba? Magtindog lang, magbabay lang. Dili gani muhatag na ito ang saktong oras. Pero ang iyang instruksyon, datong tanan, namo nga nag-organize ni ini, nga kinahanglan yun, nga bubarong mo, pangutana mo, magpadayag mo sa inyong mga problema. So, nagtuho mo, magkamong tanan, dili inyo sayangon, kining panahona. Di nila pagpatalingho ang atong buhaton. Ang atong usap, pagpadayag sa atong gusto, sa inang gustong mamati, unsay problema sa mga farmers sa atong probinsya, unsay problema sa atong mga kapatanunan, sa atong mga kamamayinan, mao nga naatay gihatag na mga microphone. Ang inyo na buhaton, palihog doon sa mga microphones, magpaila sa inyong kagalingon, Joseph Radiola, at na doon, doon ako'y pangutana. Ito na lang, no? Ang atong pangutana, nga naman, nga sige man, awayon ko sa atong asawa. Actually, wala mo kung hindi ang asawa ko, so, ako pa rin pa kung hindi ka. So, ito na lang ba ang gusto nato na makapunta karon? Sayang yun kayo kung dili mo mo paro. Sayang yun kayo kung dili mo 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 pangutana. Kaya itagaan kita karon ni Ana nga importansya. Nakasabot? Okay. Ang katusap nga pagkaisutan ang ilang plataforma. Ato utan patalinugan ang tinuod nga plataforma kay maong ka na ang magdala sa tinuod nga kausbawan o tinuod nga progreso sa atong nasod. Pero naanang naanang patahingin, niya na ang atong, niya na. So Bernard, take over ang atong host for today, Bernard Ogol, gikan sa lungsod sa Agna. Hepen! Hey! Hey! Salamat sa iyo. So, niabot na ang atong mga bisita. No, ato na silang welcome sa ilaha pag-abot. Mga higala, aniga na, ang atong ipaabot, ang atong senador. Senador! Sinador, nos toma a su hermano, Sinador, invita a la familia.
this time, mga kaibigan, mga kababayan ko, mga taga-Bohol, mananatili po tayo nakatayo sa pag-uumpisa ng ating programa ngayon. Magpabiling malindog alam sa introduction kung pagkasundan sila sa atuang national anthem. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we offer everything and thank you for everyone gathered here today to walk with you. We ask you for your blessings and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things for this activity. We ask you to open our ears so that we may retain the invaluable knowledge. Open our minds for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love, and open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you.
Hindi talaga masasayang ang boto natin kapag ang naiboto natin po na ilagay natin sa susunod na presidente ng Pilipinas ay walang iba ang presidente na si Ping Lacson. Ang katong nila sa pag-pasenso ng ating bayan o bansa ang ating vice presidente Ping Sato. Siyempre, ang mga senador natin, kailangan natin ang senador na isang doktor, no? Si Doktora o Senador Miguel Padilla. Daming mga magsasaka rito sa ating Buho at Tagabuhol. Kailangan din natin ang isang magsasaka doon sa senador. Walang iba ang senador na si Boy Piñol. Sa atong pagsugod, mga gumanon, ako nihatag ka ninyo ang co-chairman sa Lacson Soto Support Group, walay si General Igano Iking. Mayroong buntag, kaya pong tanan. Bulahan ang tanan karon sa dugay natong pinaabot. Sala aplas ni abot tega ang atong gipangandoy nga makaistorya ug makahimamat nga niya sa atong atubangan karon. Malipayon ba ta? Kana so may malipayon ba ta atong ipakita ang atong warm welcome sa atong mga bisita kinahanglan sa masipag pakat. Unsa matausab atong pasidunggan ang sunod na presidente sa atong Pilipinas, si Senator Pamphilo Ping Lacson. Ang atong sunod na vice presidente, si Senator Vicente Pito Soto. Ang mga sunod na senador sila Doktora Mingita Padilla. Pinabating ko rin lahat yung mga nandito. Ipapakilala natin lahat yung mga nandito ngayon sa ating pakikipag-usap at pakikipag-dialogo sa ating mga kandidato na nandito ngayon. So, tawagin natin yung mga mamimista, official mags, organization, bisa lahat naman dito! Mamimista! Ano mga? Asaman? Dili ka mo mo, marindog ka! Pagpaka ba ito? Ang ato mga mag-uuma! Farmers! Ang ato mga tricycle drivers! Gusto ka, kami na nakakuha. Ang ato mga retiradong police! Retiradong police! Ang ato mga tindera sa mercado! Market vendors! Ang ating Urban Poor! Urban Poor! Okay, pagkakala to! Ang ating mga veterano, veterans! Asama lang, veterans. Hindi ba, sila sa kilid, pagkakala to! Ang ating Guardians Ball! Ang ating Bayan Banteng! Oh, malintag na! Pagkakala to! At ang atong mga miyembro o liderato sa Lacson Soto Support Group na niya karon, niya dali ang atong yung ating magaling o tatagalugin ko yung ating magaling at masipag na co-chairman ang ating mayor sa Hagna Duhon si Mayor Joseph Rania. Mga district coordinators sa 1st, 2nd, and 3rd district, si retired General Joseph Sevilla! Si Eddie Aranay! Eddie Aranay! Asa mga?
Diasal dari Presidente Bagong Rapide, Presidente Supply, sa PSP or Police Retirees Association Incorporated, si Lieutenant Colonel Ondalico Pagan, retired. Si Engineer of Mrs. Sales, at tanan atong mga supporters, malindog din tanan, kagitang tanan, supporters! Marikatingo, gawin na lang. Ato ipadala sa tanahan, na kinipagtapok na ito, dili ni padaganay o tao. Nakakitawan si Corono na ay mga upan niya, nagkuha o dagat kayo, nagkuha ka artista, naghimo o entertainment para lang makapok ang tao. Kita ni Arita, wala ka kabari para magtingaw-lingaw. Ang atong tuyo gini, na makatumbang na ito, atong makandidato, makahistorya na ito o makahimawa. Kaya ang isote ni Senator Ping Lacson o si Senator Tito Soto, dili sila ang tapok-tapok na maghapot ang mga tao. Ang ila, disgutan niyo doon sa mga isyo na nakaroon sa atong katilipan. Kako na kayo problema na giyatubang ang atong nasod o kinanggang disgutan kung unsaon pagsulbar ni ini. Kung nasalit mo palan, nausala ang kandidato sa pagka-presidente na makahinong sulman ining tanan na naata sa krisis ko. Kung wala eh, si Senator Ping Lacson! Kasi hindi na ako magdayon kay Magilay ang atong program sa pagpadayon na ito sa atong programa. Ako ang tanan, welcome sa atong programa karon. Mabuhay si Senator Ping Lacson! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay tayo! Mabuhay! Dagdang, dagdang, salamat. Maayong buntag. Pero sa naman, Jim, magsiningin tayo na ang rulong patong tingin. Dito, agad ang programa ngayon. Una, ato sila paminaon. Ikaduha, sila na po mabindaw ato. No? Lahi sa uban ng mga rally. Dili pa ni rally, kundili dialogue between you and them. Aron ini kalingkob na nila kahit paano na sila o unsay ilang ihatag at tabang para nato tanan. So ato pagpakan! Hindi saya ito na lang kasi marami kami, kaunti lang kayo. Ha? Nasalta rin nyo? Daghanta! So daghanta, mutahog sila! Yes! Sige! Kung marami kami, siguradong panalo na kayo. Yun! Sakto na ang pagkaroon? Okay. Ang ating unang panahoy sa ating ang ating magiging doktora ng Senado na matagal na nagsilbi ng bayan. Nagbigay liwanag sa libo-libong bulat ng ating kababayan. Nagbunyag ng anomalya sa PhilHealth. Tumugon ng ating pangangailangan noong pandemya. Ang mag-aalaga sa atin dahil kailangan natin ang doktora sa Senado numero 48 sa balota, Doktora Mingita Pagilia! Nagarito na ng mask ko, so pwede mo humingi sa inyong lahat. Maayong buntag sa mga Peholanos at mabuhay ninyong lahat. Okay? Salamat sa pag-imita sa amin. Salamat sa pagtanggap sa amin this morning. Agree pa kayo na kailangan ng doktora sa Senado? Okay. I think no-brainer yun, di ba? Galing lang tayo sa pandemya. Nakita natin kung gaano kahalaga ang ating kalusugan. Nakita rin natin na ang daming mga kailangan pang ayusin sa sistema ang pangkalusugan. Para sa lahat, mayaman, mahirap, babae, lalaki, lahat. So, nandito ako. Pero bukod sa kalusugan, marami pa rin akong pwedeng gawin para sa inyo. Hindi lang kalusugan ang ating alam. Okay? Pero punta muna tayo sa kalusugan, PhilHealth po. Ang daming anomalya sa PhilHealth.
Di ba, in-expose na yan ni Senator Lacson noon, di ba? Sa pati si Senator Soka. Eh, di ba naayos? Ako po ang isa sa mga nagtulak at tumulong para gawin yung universal healthcare law. Para lahat tayo ay meron. Okay, pero di ba makalating yung salita, pero simple lang yun. Meron tayong abot kayang servisyo at pangalusugan, libre sa mga walang kaya, libre maintenance medicines, libre sa public hospital, abot kaya sa private hospital, at walang Pilipino ang dapat na maghirap dahil siya ay nagkasakit. Simple lang mo ang layunin ng universal healthcare. Pero, problema na pinumahan na noong 2019, hindi pa lubusan na papatupad. Okay? So many issues. You can say because there was the pandemic, pero the budget has not been given. So isa sa yan, tututukan ko pa yan. Tututukan ko yan. Para sa ganon, ay talagang mangyari ang gusto natin mangyari sa universal healthcare. Okay? Mula, nung mula, sinapupunan from the womb to the tomb. Kailangan alagaan tayo ng ating gobyerno. Okay? Okay. Thank you. Isa pa ko. Yung mental health ng mga kabataan, labi sa apektuhan ng pandemya. And even before that, wala silang malapitan. Wala silang malapitan. Sinasabi sa ang doktora, nahihiya kami, admit kami depressed. Eh, some are suicidal. Yung mga bata, ang dami nagsusuicide ng mga kabataan. Mental health issues. Also related to the internet, ayusin mo natin yan. In fact, even as you speak, may app na kami. I'm working with a group with an app na kunyari yung feeling mo, hindi mo na kaya, mag-press ka lang ng button. I need help. Lahat ng support group mo, tatawagan ka. Mga ganun ho, simple things like that. Nutrition ho. Mga bata ho natin, may educational system natin, nakakatakot na nangyayari. Sa grade 10 daw, only 15%, 15% lang po, ang marunong magbasa ang naiintindihan ng binabasa. Nakakatakot ho yun. Yung mga Pilipino, 75% ng grade 10, don't understand kung anong binabasa nila. This is alarming. Part of it is the educational system, pero part of it is nutrition. Kulang mo ng nutrition mula ng panganak hanggang lumalaki ang bata. Kami doon ang Secretary Pinel, ayusin namin mo yan. Okay? Sa mga farmers, sa fisherman, at sa health. Magkadugtong mo yun lahat. Then, mamaya pag-uusapin ng Secretary Pinel yung tungkol sa fisherman at farmers. Pero whatever Secretary Pinyo says, ipapaubahin mo sa kanya. Kasama ako doon. Kasi ho, ang ating mga magsasaka, raise your hands, magsasaka at namimisda. Kayo ho ang bayani ng bayan, di ba? Kayo ho nag-aalaga sa aming pagkain. And we have to be self-sufficient. Kailangan hindi tayo import ng import, smuggle ng smuggle. Pinapatay mo natin ang ating magsasaka at ang namimisda. And finally mo, just one last word. Aside from the environment, ang dami-dami magnataporma, pero dito po ako para i-stress ko sa inyo lahat. Kung bakit po kami kasama ni Ting Lacson at ni Tito Soto. Ano nyo ho, think about it, no? Today, napakadaming problema ng mundo. Napakadaming problema ng bansa. Hindi ko normal ang mga panahon. May gera sa Ukraine, Russia. Yung gera na yun, pwede pumunta dito. Pero may tensyon na ho. Maraming tensyon sa mundo. May korupsyon na grabe. Grabing korupsyon. At hindi natin makukuha ang ating gustong makuha kung hindi natin talagang susupuin itong korupsyon. 700 billion mo nawawala isang taon sa korupsyon. So yun, danger sa mundo, peligro, nakakagera, grabe yung korupsyon. Walang trabaho ang maraming tao, gutom ang maraming tao. Sino sa tingin ninyo ang pwedeng humarap sa maganitong problema? Sino may kakayanan, karanasan, katapangan? Iisa lang ang kandidato ang nakikita ko. Sino ho yun? Si Ting Lacson, di ba? Kapagal na natin siya. Si Ting Lacson ay hindi pwede mag-isa. At dapat may siya, naroon siyang katuwang. Yung Vice President na talagang tutulong sa kanya, na talagang pareho ang kanilang pananaw. At ito ay si Senate President Tito Soto. Hindi pa ito yung iba-iba.
partner talaga yan. So pag-isipan na natin mabuti. At kami naman mo, kung baga sa babon o sa barko, yung presidente ay yung kapitan ng barko. Pero kailangan niya ng mga senador na tutulong para malaman natin makapunta tayo kung saan natin gusto pumunta. Hindi yung isang paa dito, isang paa dito. Wala mangyayari sa atin. So, we need good senators. At ako po, kami po ay nandito. Mag-isip tayo mabuti, sabihin natin sa mga anak, sa mga apo, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Ang kailangan natin mga leader, may alam at may puso. Hindi pwedeng may alam lang, pero walang puso. Hindi pwedeng may puso, pero walang alam. Diba? Ang daming ganon. Sumasayaw lang. Puso, lahat puso, pero wala naman alam. Wala mangyayari lang sa atin. So, pumili na kayo ng mga leader, matapat, matapang, may puso, may alam. Ako po si Dr. Padilla, may puso at may alam. Mag-aaral ng aking sarili, lahat ng aking kamayanan, lahat ng aking karanasan, lahat ng aking integridad, kasipagan, utak, ibibigay ko sa inyo bilang inyong senador. Number 48 sa balota, kapag salamat sa inyo lahat. Thank you so much, Senator Ringgita Padilla. Susunod natin, no? Ang ating panauhin ay isang lingkod bayan, journalist, writer, chairman ng Mindanao Development Authority, Secretary of Department of Agriculture, naging gobernador at vice-gobernador sa Cotabato. At ating incoming senador, number 52 ng Coloma, Senator Juanny Pinoy! Maraming salamat. Majong bunta, kanin yung kanan. Nga, siguro mo nga nung Bisaya ko. Bisaya ko ko. Talagin na naman ko. Kundi ang barangay nga akong itubuan, agi. Huwag akong putin ako noon. Ikatikulangan, no? Barangay Nueva Vida sa Makinado o sa Makinala, sa Cotabato. Ang among unang kapitan dito, Bulanon. Si Kapitan Kusoy. Okay? So ang among batasan sa Bulanon, inibitawang mapa-inlubod. Tawatan ng manok. Lamano naman po eh. Ganun ang pagbarato dyan. Ganun ang ka-peaceful yung mga tao. Forgiving, very peaceful, very industrious ang mga Bulano. Yan ang alam ko. Natawag mo ng malo. Pag ina-regular ni Kapitan, o sige, magkabayan na lang tayo. O sige, pare, lamano lang na pre. Kaya man at ihaw na. Wala na. Kapayasa naman. Mga kaisunan, dagang salamat sa inyong mainitong pagdawat sa Afrika. Ako, Dr. Padilla. O si General Guillermo Eliazar. Pinagagawin ko kinahanglan doon. Limadang katarong na opisyal ang kinahanglan sa atong nasod para magpagpo na ito ang panahon. Kaya ako, lidagan ko pag mayor sa akong lungsod sa Blanc, Cotabato, 1995, Mayor Rayola. Ang akong kapitan sa 36 ka barangay, Duhara Kabok. Daong man. Nidagan ko pagka-gubernador, bata ako, gubernador, wakong kwarta, dyan mo yung kwarta. Ang akong mayor Murat, tuloy na kabuok out of 18. Daw kong yapon. So sa Ping Lakson, tama na sa ako si Mayor Rayola, okay na ni. O ka nga ito mga leader. Okay. Kining ganina, tulis tuloy ganina, si Dr. Padilla. Kini siya, mauna yung usa sa mga utok sa universal health care.
konsultan siya sa dambihin mo ang balaod sa universal healthcare. Wapa, no? Because when she was young, she was a an Avon model o karon pants model. Mauna nga ang iyang kutis, hamis, alakang pants. Ako, wala ka ginamag sa gamit ka sa buong perla. Muling ngayon ang perla. Gilabata. Ganyan na siya sa tabi, magkabiyahan na ni tunog at ping daw. Ping, pants, perla. Bita ko nga na ito gabitan sa buong pranigo. Sabihan ang pag mo. Ako man ay tinukos po din. Magamit ko nga niya tayo. Mga kaisunan, dili ko mapataas akong istorya kaya hindi man akong bida din eh. Kailan naman muna ako, sa dihan ako ang sekretaryo ng agriculture, kinestingan ako surupan na inyong problema sa buhol. Kung sa problema sa buhol, kamuray isla ng palibutan o dagat, pek, ay maalas isla. Magpagawa-gawa ko ng bulanin. Nga naman kini, usan sa mga misteryo nga akong isurban. Doon na tayo problema din sa buhol. What is this? The fact nga ang inyong trading dere is controlled by just a few people. Muna yung pinakamakong problema mo. Okay? Nagdala na kong isda, gikan sa Buanga, hidahan ako dere, nag-fish festival niya sa Kakilaran, murang-mura sir, pati kulay, murang-mura. I was hoping that after we left, i-take over sa NGU, i-take over sa local ng grupo. Napasagdahan po kaya po. So ang atong solusyon niya, katong akong dugay na giplano, dapat doon ay food terminal incorporated outlet na rin sa Bohol na mupalit sa inyong produkto. Mutudlo kami niyo kung unsay inyong itanong na paliton sa FDI. At the same time, magiging outlet sa mga baratong produkto sama sa Saguling Ligas Mindanao, isda ligas sa Zamboanga, and so on and so forth. Nga naman gini, ang problema natin sa Bohol, dalawang nag-iuta ang Bohol. Pero may nga na mag-uuma. Unsa? Unsa? Anong tanong? Asa pa na kapalik ha? Sila po yung palit. Maman ay pag-utang at mag-uuma. But if we can provide answers to these questions, unsa? Unsa ay akong itanong? Pagtanong o produkto na paliton sa merkado. Kopiyan mo ang mududlo kanimo. Pilay kinahanglan, pilay paliton, pilay presyo, asa ikalugya. At the same time, kining FDI outlet will be established all over the country. It's an existing government corporation na boribang na ngayon. Hindi na gumagana ngayon. Pa-renta na lang ng espasyo sa FDI sa tagig. Buhiro na ito eh. Kay Baonay kinahanglan. Dito mi sa Romblon kahapon, ang lakatan na sa ating sa Romblon, 80 ang kilo. 80. Pero ba't ibol? Ha? 60. 45 to 60. Sa ako, sa Cotabato, 20. Mga lagi na yung problema nato sa Pilipinas. Pili man ta ulan o pagkaon sa Pilipinas. Daot lang tao food positioning system tungod kay isla-isla ang luta. Munang lisod pang dao, produkto kay isla na nao, paingos buhol. So ang solusyon na ito diha, dapat makialam ang gobyerno. Dili ni pwede pasagdahan. Kaya halimbawa, mag-uuma sa buhol, kung na ay FBI, ng musulti nga, doon, pagtanong diya kalabasa kay paliton na mo. Pagtanong diya sini kay paliton na mo. Pagtanong, kung na ay guidance sa gobyerno, kung rebaw mo pila presyo, na i-support ang gobyerno, di ka mo matanong, mutanong mo kung maayo ang presyo. At the same time, the same food outlet will deliver to you, will make available to you atong mga produkto nga dili nyo kaya panaghanon dili sa buhol. Okay? Na ay maayong balita. Na ako yung mga amigo sa Amerika na mga bulanon. Ang usami ini, si Samson Mante. Retired Navy officer na taga doon. Nag-grupo na sila. Siya lang na.
Isa ba, Salvio? Salvio na. Agaw, agaw sa kumata sa nung. Okay, si Salvio, makinano. Akin eh, nawala ng loob niya wa. Ah, ang kulanon sa Amerika. Okay? Tunay grupo sa mga kulanon sa Amerika, kadaghanan sa ilang mga retired Navy. Gusto nila magbutang o fish cage dili sa Bohol, sa Bohol. Kaya kung matumali, magbarato ang isda sa Bohol because we can grow our fishes in this area. At sa Bohol, katayin muna may feeds sa Mindanao, aqua feeds, local materials para marato, para mabuhi ang atong fish cage industry. Kaya mo na problema na ito eh, finger range feeds. So kung na ito, kung karoon, kahin mo na may pag-human ini, panihiwan ako sa Samson Mante, kung mulaanon ng Amerikano, dili, kaya magsugod ka, oak fish cage farming dito sa loob Bohol, and we will make sure that in the future, ang Bohol dunay sufficient nga isda alam ka ninyo. Pero mga, makuhun nga ito ang rice and mitigation ko. Pipilay mga makuhuba ito eh. Ikaw, tanong gumay. Panahon nga ako ang sekretaryo sa agrikultura, presyo sa umay, mabotog 20-22. Karoon tungkol sa rice and mitigation, nahaksa ang presyo sa umay. 14-03. Mayo ka ninyo 14, ako nito 12. 12 cheese sa Mindanao. 12 cheese sa Mindanao. Bakuhun na kami. O sabi sa akong mga ginahanglan na himuon, bakuhon nato ang rice tarification. Suportahan nato ang ato mga bakuha. I-subsidize nato ang abono, bintra sa mahal. Let us subsidize the fertilizer. Mr. President, this will be one of my proposals. No? Na i-subsidize muna natin yung abono kasi hindi kakayahin ang agrikultura. So, mora na yung ako mga simpleng programa, ang pagpadaglan o pagkaon sa Bohol, sugunta, pagpadaglan o pagkaon sa Pilipinas, kay dili na kinahanglan na magsalig sa importasyon. Kay kada mag-importa, wapas Pilipinas na kuhaon na itong ihatag ato sa Amerikano, ihatag ato sa insig. Ibawa mo, anak. Kada mag-importa o baboy, ang kwarta nga ibayad nato sa importe nga baboy, kwarta na sa Pilipinas, nga atong kuhaon sa atong ekonomiya ilapay dito sa Amerika, sa Europa, sa Brazil. Di na natin ito makita. Pero kung direkta na palit ang baboy sa mga bulanon, ang kwarta mutuyok-tuyok ra sa atong silingan, sa nagtanong pais, sa nagtrabaho, kahit sa faktura, tanang. Pati itong tindahan, kapalit niya ang pirbong na o tangway, makabinibisyo. Di mo na ginawal. Mo na ginawal. It will create a ripple effect in the local economy. And it will invigorate our local economy to create jobs. So dapat, there is a goal, let us produce our own food. O kaliya, sino ang makataog ko, tapangan yung namo ang inyong probinsya. Pero, kaya nga akong pagandoy, kawang lamang kini, kung dili mudaog ang among presidente, Ping Lacson. Ito ang partner, Tito Soto. Mga kaisunan sa Diyos sa kapangin, naalap ko'y pagkutangan ninyo. Sa dagang-agin ang mga rally, kinsay kandidato, nanilingkod sa paningini, nakikistorya ninyo kay Paminaw. Jamo. Jamo. Ping Lacson pa lang. Kaya kayo sa Unesco si Ping Lacson. Dili po ni Rosaya o Paro-Parochi. Dili po ni Mukanda. Kaya seryoso ang atong problema karon. Naglisod ang atong nasod, korupsyon, kakulangan o focus sa atong agriculture and fisheries, puro importasyon, kakulangan sa serbisyo, kininjawang kalsada na maadzupa, kakabo na po, dito ang pagkuman. Amen! Tanawa ka? Nato tayo tulo ka engineer. Nagpahampo kayo. Ingon sa Amerikano nga engineer, in America, we repair our roads in 1 week. Ingon sa Hapon nga engineer, in Japan,
We repair our roads one mile only. I was Filipino engineer in the Philippines. Our roads, not yet damaged, we already repair. Kana timaan ka na sa korupsyon sa atong gobyerno. Para magamit ang kwarta, jawang maadyo pagpasada, kaptamo na po dyan sa ito, wala po pagkaman. Limbarok, jawa. Mauna, ang ginahanglan na ito, kung usa ka presidente nga tarong, kini si Ping Lacson sa 50 anyos kapil nga pagdadbisyo niya sa gobyerno, walay record na korupsyon. Ang kinahanglan sa Pilipino karon, leader nga tarong, strict, dili corrupt, kay kahit na mag-ulo ng mga Pilipino jawa. Ingon at totoo at tutuwala. So kinahanglan na ito sa ang leader, sama ni Ping Lacson na ako kinakumpara kay Lee Kuan Yew. Usa ka leader na likon, usa ka leader na tarong, apat usa ka leader na doon ay pagpangga sa katawan. So ako, bago ang upan, mga nitre, maghakot at pipila kalibo ng mga makatel sa nagrali, hala, magsigit-sinayaw, magsigit-singgit, magsigit-kanta-kanta, niya pagkuman, saman. Jamo. Jamoy, istorya, jamoy, wa. Ang akong commitment sa mga taga-Bohol, mami. Seryoso din among grupo. Pagkahuman sa eleksyon, kung kaluyan si Ginoo, magadaog si Ping Lacson, Tito Soto, Dr. Miguel Padilla, ug ako. Maski hindi pa kumadaog, basta muna ako sa Ping Lacson. Mamalik ni Diri para tumanon. Para tumanon ang ako gibuhian na pangako ka ninyo na ang Bohol hataga na itong solusyon kining inyong pagkaong na perteng mahala. Muna ingon sa Bulanon, jawa, Bulanon, manamang lingwahe nga ng tulia, manangamang presyo. So mauli ang among commitment. We will localize the issues because dili na ng problema pare-pareho. Every province has a peculiar list of problems. And we will go from one province to another to address these problems. I assure you, my dear friends, Ping Lacson will be a uniting president. He will unite this country. Panawa mo na sa grupo niya, nagsigig-away, di na bayad lapok, wak ni makapil-apil anak. Because these elections are not about us and them. It is about you and us. Kini ang eleksyon, dili ni kami o sila, kundi kamong katawhan o kaming mga umaabot na leader ni atong nasod. Mga kaitsunan, mga tagbuhol, sa inyo ako ninyo, kung ninyo taas-taas akong istorya, apang ganahan ko mag-istorya, binyon anon, kay dito man ko nag-kaidan, di na po yung tubo, ay yung tubo. 5'2", muna yung height na ko. Nagalito naman. Mama ko po ito buhok karon. Actually, 5'4 ang height ko sa 5'1. Hindi lang para matayong tandaan. 5'2. Manny Pinyo, 5'2. Dr. Padilla, 4'8. Ano ba yung 4 sa kanya, sa kain? Ping Lacson, number 5. Tito Soto, number 9. 59. May 9. May 5. Diba? 5, 9. Sakto. Ang presidente, 5, di ba? May, Mayo, 5. Kung ba may bulan na malulo ng bono? Yan ang buwan, Mr. President, yan ang buwan na medyo bumaba ang Bohol sa dagat. Kasi mag-uwi ang lahat ng Bohol namin sa pesta. Malulun ang Bohol sa dagat kayo mauli, mabulanon. 9.
1948 ka. Okay. Si Vice President, Vice President Tito Soto, 9. So 5-9. Si General Eleazar, number ni Jordan, 23. Ready manan. Basta ako, height na ko, 5'2". Makaitsunan, puspo na ko, ang eleksyon na ito karoon, importanteng eleksyon. Dili pwede na magkatagaan ng tagpili sa atong presidente. Tagaan ng tagpaminaw sa istorya, kanta, wahilundan. Atong paminawon ang mensahe sa isang tao na niagi o taas ka pa ng istorya mo kapan limpyo ang record. Huwag mo daw at ang buhok parel. Huwag asong korupsyon. Huwag na tao sa tanan, kahit palo siya kung sa iyang inasulti. He knows what he is talking about. And that is, corruption is our number one problem in this country. This man will solve our corruption in government. Dagang salamat, may buka. Thank you so much, Senator Manny Pinyol. Mga kaibigan, mga bulanon, ang tawag niya ni Jack of all trades, no? Tawag sa kadaghanan. Full term, Senator. Dangerous Drug Board Chairman, Quezon City Vice Mayor, Founder and President Emeritus of the Vice President League of the Philippines. Unya, Hall of Fame Awardee of the International Narcotic Enforcement Officer Association, award-winning composer and world-class bowler. Mga kababayan, ayun, nakatingin ko na doon kasi dahil tayo sa FP. No? Mga kababayan, mula Batanes hanggang Jolo, kahit nasaan ka man sa mundo, ang katuwang ng ating Presidente Ping Lacson, walang iba, kundi si Vice President Tito Soto! Thank you, Bern. Maraming salamat, higit sa lahat sa inyo muna sa makapangyarihang mga mayan ng Bohol, sa pamumuno ni Mayor Ganyola at lahat po ng mga public officials, government officials na lang ito ngayong umaga. Madyong buong pagkanita lang. Si Bern ang aga, sinira yung timing ko. Ha? Tinawag ako ng Big Soto. Ha? Ngayon, madalas mangyari dito. Madalas mangyari sa akin dito kasi Vicente. Vicente Soto. Mayroon minsan, big ang naisip nila. Eh, pero dito, sahit saan ako pumunta, hindi nangyari ganyan. Kanina, sa Capitolio. We were, nagulat kami. Sobrang dami na tao, sobrang, lahat ng empleyado bumaba at saka talagang hirap kami pumasok. Daming gusto ganda, very warm reception that we got in the provincial capital. Eh, hindi mawawala yung meron nung mga halik eh. So, kamote kasi na yung polo chef ko eh. Tapos sinanggal yung mask ko eh. Inanggal. Tapos sinalikan ako. Tapos sabi, wow, ang pogi ni Vic. Alam mo, nag-iisa ka, ha? Bae, Bohol ito. Neighbor. Diba? Neighbor ng Cebu. Ano? Ang Vicente Soto, Cebuano. Kailangan maliwanag dito sa Bohol. Sino si Tito? Sino si Vic? Diba? Two things lang. One, si Vic, ano? Si Tito, may bigote. Si Vic, wala. Pangalawa, si Tito, isa lang asawa. Si Vic, marami. Kaya, isa na lang ito ngayon. Naalala ko tuloy naman yung sinasabi ni Senator, Secretary Manny Pinyol. Talag, kilala ko mga Boholano. Kasi kapitbahay namin eh, si Bohol, parang isa lang yan eh. The same blood. Dugo o kasing-kasing pareho. Eh, kaya tama yung sabi mo, mabait ang Boholano. Kahit na ninao may manok niya, okay lang.
Huwag na huwag mong nanakawin ang asawa. Huwag ka. Marami pong salamat. Kami po ni Senator Lacson, 42 years na in legislation. 24 na taon ako, 18 taon si Senator Lacson sa Senate. Ang mga ginawa po naming batas ay talaga po namang doon mula nung nag-umpisa ko, 1992 hanggang ngayon, ay pinagiginawa ka ng ating bansa. 1992, ang unang-unang kong pinang napatas, yung pong Calamity Fund. Dati po, walang Calamity Fund. Eh, madalas tayong tamaan ng Calamity dito sa buhuli. Dati po, hindi nagagamit ng local government units ang Calamity Fund kahit meron silang 5% nakatabi. Kailangan mag-declare mo na presidente na Calamity pero bago sila makagamit. Pagdating sa Senado, di na nitakaulad yun. Yung bagong batas ay naging batas na doon at ngayon ay ginagawa. Local council na lang ang i-declare ng Calamity hindi na presidente. So, yung mga ganyan, natulog po ng family courts. Wala pong family courts sa araw eh. Nung maging senador ako, yun ang final ko. Ginagin ko po yung mga family courts. Kaya po nagkaroon ng family courts sa buong bansa. Ngayon, bakit ko binabanggit ito? Marami pa po kasi namang ginawang batas eh. For example, si Senator Lacson, anti-red tape law, yung ARPA law, yung National ID System, siya rin po may ACTA law, yung anti-terror law, siya rin po ang sponsor law, main and principal sponsor law. Ang inyong lingkod, yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? Tapos yung po Dangerous Drugs Act of 2002. Meron pa kami bago ngayon, yung doktor para sa bayan. Ba't ko binabanggit? Kasi po, kaya magtatanongin nila, anong nagawa niyo? Tatampo kayo sa Senate Department, President, Vice President. Eh, ang tagal doon ang nagsisilbi sa Senado. Nagsilbi po kami sa Senado, legislation eh. Gusto namin mapatupad itong mga batas na ito ng maayos. Bakit? Ano? Example, hindi nga ngayon ang mga ehemplo. Noong ipinasa namin yung Bayanihan 1, ako po principal author nun eh. Ako din po naka-invento nun, tinalo po kay Secretary Sanin Dominguez yun. Na magbigay tayo ng ayuda sa mga kababayan natin, lockdown, walang hanap buhay, walang kikitain. Ganun, so magbigay tayo ng ayuda. O, pinasa namin. Ang problema, noong 2018, pinasa namin National ID System, hindi nila pinatupad eh, nang maayos eh. Pagdating nito ng 2020, doon sa pagbibigay ng mga ng ayuda, ang dami nagtagulo. Hindi mo ba? Ang dami nahirapan eh. Meron katanggap, pero hindi nakatanggap. Meron dating may trabaho, dating walang trabaho. Tapos ngayon wala na. Ay, hindi ko sabihin, hindi po natatapad ng maayos yung mga batas nito. Katulad naman po ng Dangerous Drugs Act 2002, ako po principal sponsor doon, pagka-create ng Philippine Drug Enforcement Agency. Doon po sa kapalag sa batas, kung paano lalabanan ang illegal drugs at drug abuse. Yung nandito po yung enforcement at prosecution. At nandito din po yung prevention and rehabilitation. Kailangan pigilin natin yung mga gumagamit para walang pipili. Ngayon, itong administrasyon, inasikaso yung enforcement. Ayos naman, inasikaso yung enforcement eh. Ano? Karoon ng medyo inaasikaso yung prosecution, pero hindi inaasikaso yung prevention at rehabilitation. Kaya nagtatanong sila, bakit meron pa rin nag-import? Bakit meron pa rin nag-study ng droga? Bakit meron pa? Eh kasi yung pumili. Kaya nga sinasabi ko po na natin doon din sa kapasyon na dapat ipatupad natin yung prevention and rehabilitation. Pagdating yan, ito ngayon mabigat. Meron pinanggit kanina ni Senator ni Dr. Rapadilla, yung po mental health law at saka universal health care. Lahat po yan pinondohan ni Senator Lacson at ang inyong lingkod, ang principal author ng mental health law. Sapagkat alam ko po na walang mga mental health ang mga government hospitals. Ngayon, meron na. Tanong, napapatubad ng mabuti? Hindi rin. O, yun ay sinasabi ko eh. Ngayon, ito pa, may bago pa kami. Ako po yung author ng Doktor para sa Bayan Act. Principal author po. Ako unang naka-invent ko ng paggawa nun. Ang ibig sabihin ko nun, ngayon dapat sa Pilipinas,
Libre na ang Pilipino na gustong maging doktor. Libre sa pag-aaral. Nakapaloob doon sa batas. Libre tuition fee. Libre ang miscellaneous. Sa tutatang ng biyayan, libre ang lodging. Ano? Libre din ang allowance. Pati libre din ang libro. Sagot lahat ng gobyerno, kasi gusto ko po tumayo ang doktor sa Pilipinas. Kailangan sa Pilipinas, mas marami ang doktor kaysa sa abogado. Hindi ba? O ito ngayon, ang tanong, mapapatupad bang maruti ito? Medyo kinakabahan ako. Nag-uumpisa pa lang eh. Bukas may dialogue po kami doon sa Cebu Normal University. Sapagkat ang Cebu Normal University attached na ngayon doon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ibig may mga sinasabi sa aking problema sa pagpapatupad nito. Kung sa Cebu magkakaroon ng problema, agad kayo muna, nationwide yun. So again, anong issue? Yung pagpapatupad ng maayos nito. So kung kami, ni Sarah Bagakson, ang mauupo, yan doktor para sa bayan. Gusto maging doktor kahit siyong Pilipino. Hindi mo pwede yung gusto nung check na kailangan, napakataas na mga grade, kailangan umualify na ganito. Hindi, sa amin, 75 lang ang grade ko, paso ka. Dapat, kasali ka. Nasa 75, huwag naman magsak. Hindi ba? Hindi na pwede yung buro eskola kang gugulin mo. Baka lang nadami doktor. Ngayon, ang budget niyan, inilagay na namin sa Senator Maxwell. Doon sa 2022 budget. Kaya importante po ang magpapatupad dito ng batas na ito. Importante po na kami magkaroon ng pagkakataon dito sa aming huling pagkakataon na magpapatupad itong mga batas na ginawa namin. At malaking bagay po yung tapang priorities sapagkat meron po mga batas. Papasa namin, ang ganda ng intensyon. Tapos dilipotin yung executive department. Gagawin yung IRR. Ako, hindi ba mayroon makita mo? Implementing rules and regulations. Parang bumawasin mo na sa sarili nilang batas. Binago yung spirit ng batas. E ganun yung nangyayari sa rest of the team. Ganun din po yung nangyayari sa ibang batas na halik na re-reklamo. Kaya nga ho, hinihingi namin itong pagkakataon na ito. At ito ang pag-asa natin nasa bukas. Ang bukas, marami pong ibig sabihin. Ang bukas sa mga mahina ang loob, ang bukas ay hindi maaabot. Para sa mga matatakote, ang bukas ay madilim. Pero para sa mga matatabang, ang bukas ay pagkakataon. Pagkakataon na natin ito. May 9, 2022. Maraming salamat. Maraming salamat. Dami lang nagawa. Dami pang magagawa para sa ating lahat. Palapakan po natin. Okay. Ang susunod naman yung pinakahihintay natin. Ang ating iwag, itong Greenland Southern Super Cup, kung iyahang itarong ang mga abusado ng mga pulis. No? Ibalindot o andam ng mga tubang sa bisan unsa nga gera, hagit sa kinabuhi o hagit sa atong nasod, aron lang ang tanan mo asenso. Walang bawid sa korupsyon at katiwalayan. Hindi tayo nanakawan kay Big Manisida. Kawatan, wala din mo daw ang purpalit. Baril, no? Baril, ito na. Purpok, ha? Pagpaka! Ang pinag na kwalifikado sa lahat, tiyak tayong mga kapag-umulano, hindi masasayang ang ating boto. Ang susunod na presidente ng Pilipinas, walang iba, kundi si Presidente D. Laxalo! Maraming salamat. Ako po hindi magsasalita ng masyado marami kasi kami din dalawa ni Senate President Tito Soto pati yung aming kasama, Dr. Miguel Padilla at si Secretary Piñol, nakagawian na namin
instead na mag-rally, mas gusto namin, we'd rather listen to you than speak to you. Kasi yun ang essence. Pagkakausap namin ang mga katulad yung multisectoral, nakikita ko rito, may mga mangista, may mga magsasaka, may mga tricycle drivers, andito rin yung mga police retirees, no, represented din. Of course, yung aking mga kasamahan sa dati sa servisyo, nandito sa panguna ni Jarling King. Ano, maraming salamat sa yung ating coordinator dito, sa tulong din ni Mayor J.R. I would just like to make a little confession. Yung nagturo sa akin, yung the one who ignited my keen interest para mag-scrutinize ng national budget. Dati po, nung una ko dumating sa Senado 2001, after ng yung deal upon or deal resign upon filing of the COC. Kasi hindi pa ako dapat return ng 2001. Ang aking term as chief PNP dapat matatapos yan November 2003. Hindi pa rin po retirement age. Pero dahil nadali yung term ni President Erap, ewan ko, ba't ako napunta sa Senate, bigla na lang ako nakapag-file ng certificate of candidacy, naging kandidato ako effective yung February, start ng campaign. So, deep resign from the service. Noong una, siyempre nangangapa kasi ang aking background, aking exposure, lagi law enforcement, mag-rescue ng mga kidnappers and victims, mag-solve ng mga robbery, hold up, illegal drugs. Pero isang araw, isang Boholanon ang sabi ko, nag-ignite ng interest ko tungkol sa national budget. Mahirap. Ang liliit ng font, ano? 10. Tapos ang kapal ng libro, yung budget books natin, 4. Hindi lang iisa na ganyan ang kapal, iisa-isahin mo yun. Sabi ko, paano matutunan nito? Eh, pulis ako. But there's one person who taught me everything. And I owe to him, and I think the Filipino people also owe it to him na merong Senator Lacson sa Senado na matyaga na nagkakalkal, nagbubusisin ng national budget. Alam niyo ba, pinakwento ko sa aking mga staff. Mula nung ako'y naging senador hanggang 18 years, ano? Hanggang sa June 30, mag-18 years ako Senate. Alam niyo kung magkano nang natipid ng Philippine government o ng Filipino people? Dahil sa pag-scrutinize, tinatanggal ko yung mga mali, tinatanggal ko yung masasayang. 300 billion pesos. Ako mismo, hindi po ako makapaniwala. Yung formal lang po, dati 200 million pesos per year ang senador. Hindi ko po yung ginawa. So 12 years, magkano na yun? 2.4 billion. Yung 18 years, 3.6. Pero of late, hindi naman po talaga 200 million. Makakarin tayo ng mga insertions, mga amendments. Magbibigla kayo. Pinakamalaking nakita namin, isang distrito, 15 billion pesos. Paano dati isasaksak yung 15 billion pesos worth of projects sa isang distrito? While other districts in the country, like many towns in Bohol, naghihirap. Walang ayuda ang gobyerno. Mamaya pag-uusapan natin yan. Turo rin sa akin yun, noong isang Boholanon, na kung paano dapat gawin doon sa national budget na lagi naiipon doon sa national agency, walang share ang mga local government units. Mahirap pag-aralan, pero sa turo niya, na pagtsagaan, pinag-aralan, medyo more or less sabihin ko, kabisado ko na rin. Of course, natulong ko rin yung aking mga staff. Alam niyo ba kung sino yung Boholanon, taga-Bohol, na nagturo sa akin, na maging interesado? Yung aking original na guro tungkol sa budget ng Pilipinas, Mayor J.R. Rañola. Ayan. Kaya masarap ang buhay niyan. Hindi sa kailangan umuwi ng Bohol para tumakbong mayor. Isang maliit na bayan, di ba? Agricultural town. Pero sabi niya, teka, yung aking mga blessings na tatanggap dahil sa kanyang karunungan, ano, sa pagtingin sa budget, gusto niyang i-share, gusto niya makita mismo anong itsura ng isang bayan na kung matutulungan ng national budget, eh ano mangyayari, ano magagawa. Kaya siya tumakbo, ngayon second term na ni Mayor J.R. No? And I don't think, wala, mukhang wala naman yata ang kalaban. So, meron, pero mananalo pa rin. So sabi niya nga nung una tumakbo, of course he didn't make it. Ano? Second time, he made it, pero sabi niya, hindi ko alam, sir, alam mo, senator, hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito.
Kasi okay naman ako sa Manila. Maganda naman yung aking hanap buhay doon. Maganda yung aking kinikita doon. Pero, you know, at one point in our lives, no, lagi inisip natin, meron tayong utang na loob sa ating lupa o sa ating lugar na pinanggalingan. Pag naalala natin yung ating mga roots, di ba? Yung ating mga kababayan, dapat talaga ibabalik natin kung ano man mga blessings na natanggap natin. Balik tayo sa ating pinanggalingan at magsilbi. So, yun ang aking, sabi ko nga kanina, mas magandang naririnig namin kayo kaysa kami ang naririnig ninyo. Maririnig nyo lang kami kung meron kayong i-raise ng mga issues na pwede namin bigyan ng suggestion o impormasyon o solusyon. Marami sa aming mga dialogues, hindi na kailangan yung after election kasi usual na yun, naririnig, very common, naririnig. Marami kami natulungan, Camarines Torte, kung saan-saan lugar, sa Nueva Ecija, na kung saan, ang Tibano, kung merong problemang dinulog sa amin, eh agad-agad, binibigyan namin ang atensyon. At sa Camarines Torte nga, kasi ang isang problema doon, yung kanilang irrigasyon. E naisip ko, teka muna, pagdating na sa Manila, itawag natin sa National Irrigation Authority para mabigyan o matugunan yung kanilang pangailangan sa kapulangan ng irrigasyon. Totoo nga, 2 weeks ago, may aksyon ng National Irrigation Authority sa pamamagitan ng intercession ng aking office. At magkakaroon na ngayon, masasama sa susunod na programa yung irrigasyon doon sa isang bayan sa Camarines Norte. Yan po dapat ang isang public official. Kung meron kayang gawin, gawin na kaagad. Huwag na tayo maghintay pa, kasi ako nakagawayan ko yan bilang alam niyo yung jaringking ito, no? Dahil galing, alam sa PNP, hanggat maaari, pag may problema, ayaw ko matulong. Especially kung kidnap or ransom yung kaso. Eh, bawat minuto na yung isang kidnap victim nasa kamay ng mga kidnappers, yung buhay niya hindi sigurado. So ako, general na po ako, pero sumasama ako sa mga operasyon. Naninipa pa rin ako ng pinto sa pagre-rescue. Misa kasi ganyan, eh, kailangan nandun ka on the ground. Ikaw mismo ang naglilid sa mga tao mo. So, mamaya sa ating dialogue, sabihin niyo yung, teka nga pala, napag-usapan namin kanina ni Senate President. Kasi isang problema lagi namin nakaka-encounter, yung ating mga tricycle drivers, na hindi nasama doon sa bayanihan to. Meron kasi doong ayuda para sa transport sector. Pag tinatanong namin yung mga tricycle drivers, operators, sino sa inyo nakatanggap ng ayuda sa bayanihan to? Walang tumataas ng kamay. Kasi yung provision, medyo vague. Nakalagay lang doon, transport sector. Ang problema, kasi ang nagre-release ng pera, LTFRB, galing sa DOTR, hindi kasama sa listahan yung mga tricycle drivers. Kasi local ang franchise sa mga local government. Ngayon, meron pong nakalagay na sa special provision para sa 2022 budget, naka-specify na talaga yung salita, yung word na tricycle. So, lagi namin silang in-educate na maglista kayo ng pangalan, ibigay nyo sa inyong mga local government officials para maipadala sa DILG, para yung DILG pupunan ng listahan ng LTFRB. 5 billion po yan. Ngayon sa news kaninang umaga, nakita ko, sinuspend. Nagsuspend yung LTFRB, wala na muna daw fuel subsidy. Eh kanina, nag-uusap kami ni Senate President, sabi ko, Senate President, tama ba yun na magsuspend? Sabi niya, hindi. Covered ba ng election ban yung pagbigay ng ayuda? Hindi naman kandidato yung national government. Bakit isususpende? Kanina, tinanong ako ng media. Ano sa naman sasabi nyo? Sinuspend daw yung fuel subsidy. Sabi ko, mali yan. Unless there is an existing jurisprudence, meaning, merong umabot sa korte at ang korte suprema mismo nagsabi, bawal talaga yan, then wala tayong gagawa. Pero sa abot ng aming kaalaman, walang ganun. Maski na yung local officials, mayor yan. Kung ayuda, kung social services ang ating titingnan, bakit tayo pasasabot sa election ban? Ano? Gugutumin natin yung mga kababayan natin? Dahil ngayon yung election ban? Mayroon na tayo. Kung ako isang mayor o isang governor o isang executive official, maski makasuhan ako dahil nag-violate kuno ng election ban, ibibigay ko yung parang ayuda para hindi magutom yung ating mga kababayan. Di ba? Dapat ganun. So, postponing namin yan.
bakit sinuspende ng LTFRB yung fuel subsidy na nararapat lamang ibigay, hindi lang sa mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, pati mga regular delivery service sa ating bansa. Yung regular, everything, nag-deliver, kasama rin po kayo nun. Nakalis na. So, anyway, hindi ko nahahabaan. Mas gusto namin nakikinig sa inyo, mga mangista, mga magsasaka, lahat, kung ano yung aming maitutugon sa inyong mga hinaing, sa inyong mga issue na i-raise, eh, more than willing po kami. So, magsimula na po tayo ng ating dialogue at mag-usap tayo, magkwentuhan tayo para lalo tayo magkaintindihan, magkaalaman kung ano yung mga pangangailangan ng mga sektor at kung ano rin ang pwede namang ibahagi sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo at mayroon mo pa. Okay, maraming salamat, Mr. President. Ting Jackson, una po tayo magkatanungan yung sektor ng mga fisher folks. Ayun, halika. Dito po, Arwin Tabay. Arwin Tabay. Magandang tanghali sa inyong lahat, no? I address this question to Sir Manny Villon. Ako'y nagagalak dahil sa sinabi ni Senator Tito na yung quote niya na yung matatakotin ay madali maghapon. Kaya nandito ako, nakatayo, matapang. Para maliwanag ang ating kahapon, huwag ng ating bansa. So, sa akin, Sir Manny Piñol, ako po ay isang mangingisda. Yung sitwasyon po namin dito, according to the, alam naman natin yung 10654 ngayon, na medyo mainit din sa fishing industry. Kaya sabi ni Secretary Piñol kanina na naging mahal ang isda ng Bohol. Okay? Bilang isang mangingisda, ang problema natin, bakit mahal yung isda natin dito sa Bohol? Dahil po sa Republic Act. Dahil po sa Republic Act. Ito yung sitwasyon namin pag kami ay nandun sa lakot. Okay. Yung traditional fishing ground namin ay between Cebu and Bohol. Ito po yon ang traditional fishing ground. Kaya pagpasok ng Republic Act 8550 na nandun sa 15 kilometers, dahil ang Bohol at saka Cebu is only 24 kilometers. Pag mag-impose yung Cebu at mag-impose yung Bohol, wala na kaming area for traditional fishing ground. Kaya meron silang ibinigay sa amin na Bohol Sea, at yung Bohol Sea is ang kaharap ay Mindanao. So which is risky sa amin na pupunta doon dahil sa malalaking alon. Malakas ang current at wala kaming mahuhulog yan na isang lugar yan. Kaya meron kami traditional fishing ground between Cebu at Bohol. Kaya pagpasok ng Republic Act 8550, nandito na yun ang problema namin. Which is, in PB-704, commercial fishing cannot operate distance 7 patons. So 7 patons pa noon. Kaya, abunda tayo sa isda. Magbigay pa kami ng isda ng tulingan. Di ba? And honest to goodness, kami ay pumunta ng laot, hide and seek. Kaya kung makapasok kami sa traditional fishing ground namin, alam niyo ba na pag marami ang huli namin, di ba mura ang isda? Pag makapasok kami? Pero pag meron na namang operation, di ba bakit mamahal? Bakit babalik ang yung mahal ng isda? So yun ang problema namin dito sa Bohol. Dito lang po. Dagang salamat. Kalimot na kong istorya. Ay, karan mo. Ah, dito yung kanil. Pinaka-tanner ang mga tanay sa aming pakap. Ah,
Una, naging small scale, at tapos yung cancer na tumpag. Nadisgrasya ganyan kami itong may panahon na usang kaunos na doon ay inisig na mo na usang katao niya at may patay. Hindi ka rin pala yung pepokita niya. Pero nagpatakumig, ito ko kay ato na pwede gusto nga. So niyabot niyo, medium na karoon na 35 gross tax. Sa kanil, President mo? Kaloy, abuyabuhay. Kaloy. Actually, Mr. Senator, ito yung perfect example ng batas na ginawa ng ulan ng konsultasyon. Yung National Fisheries Code. Ito yung sinasabi ni Kaloy. Kasi, hindi nila kinonsider na yung Pilipinas, kapit-kapit yung isla. So ngayon, sa batas na sinasabi ni Kaloy, talagang ano, talagang wala silang mapapangisdaan kasi from Bohol to Cebu is only 24 kilometers. Ngayon, pagdating na yung Bohol na 15 kilometers, hindi kayo pwede mangisda. Municipal waters namin yan. Yung Cebu naman, magdideklete na 15, naglampasa na. Nag-overlap na, kulang ng 6 kilometers. So wala silang mapapangisdaan. Here is my answer. The fisheries code, as it is now, needs review. Kasi hindi science-based eh. Dapat yan sir, yung depth ng ano ng dagat ang titignan. Kasi yung maliliit na mangingisda, hindi naman makapag-isda yung sa malalim ng dagat eh. Okay? So yun ang aming commitment. I fully understand this. In fact, dapat i-review talaga yung fisheries code. Gawin natin science-based at hindi yung distance. Okay? Okay ba yan? May paluwa pa eh. May paluwa pa ako. Dahil yung una, ginagamit namin yung generator. Pang yung pahalong baler sa isda. So pag naglabas ng batas ang 8550 na bawal, so nag-istatihiya kami ng maliliit yung light emitting diode. Ah, so pwede itong bright lights na yun? Hindi, yung maliliit lang sa tingnan ito. Hindi, itong ginagamit ko dati. Yung super light. Pero yung iba, hindi naman super light. Parang ganito lang sa yan ang ilaw na ganyan. So marami lang. So kaya paglabas ng batas, so nag-iba kami, tinanggal namin lahat yan, nagamit kami ng battery, 12 volts, light emitting diode. But sad to say, na doon sa terms and condition sa IIR, na bawal pala yung light emitting diode. Yun ang problema. So paano mas kami magpunta doon? Inuhuli na kami kasi nag-gamit kami na. Talagang mahirap ang mangingisda. Okay. So, Kaloy, kasabot ko anak. Actually, this law was passed before I became Secretary of Agriculture. Dugay na nating na-question. Kung saan na iyong purpose pag atong labor? Mag-entertain ang isda o manakupang isda? Nga nung nagpahing na suka pa rin yung gabiton, dapat right kasi it attracts the fish. If your intention is to catch fish, hindi man na illegal. Right. So use it. Para sa ako ha, ikatwa, actually, usa rin sa mga bagay na dapat natin pabuhon. Yung municipal fishing grounds kasi, Mr. Senator, hanggang 3 tunnels lang yung bangka na pwede kumigil. Actually, itong batas na to, instead na i-improve ang buhay ng mga maliliit na mangingisda, lalo natin minamarginalize it. Kasi pag nakahuli yan ng 10 kilo, 20 kilos, pabalik na yan. So we will have to review the fisheries board out of it. Muna yung assurance ako sa'yo. And that's the reason why I am going to the Senate, because these are the problems that need somebody like me na makikistoryan ninyo, maminaw ninyo, kaysa mag-ingong balaod, na wak manggani, makagunit o lampok, basakan. No? Muna yung pahit sa mga buhay, kaya nga itong mga legislators, kalaghanan, magpa-arugin nun na maalam sa panguma, daon, mag-ibong balaon, tungod lang sa surti sa mga consultants. I will introduce in the Senate a new paradigm. Consultative representation. Kahit kung Presidente si Ping Lacson, Vice President si Tito Soto, kami ni Senador Padilla, Senador, I will propose that the Senate should move around the country at least one region per quarter. Dapat ang ato mga legislators na pinapong involved sa agriculture and fisheries should could get out and talk to the farmers and fisher folks so that maintindihan kung kung sa'y kinahanglan sa katawan. Salamat.
Sabi niyo, so, ang ako lang na na-observe na isip, isip mga isa, nindot na sa kamagunay balaon, pero kailangan lang i-regulate ng mga balaon subay sa kayuhan sa tanan. Kung sa paglaro na ito sa nasa, kung dili, kung puro na tadako, puro na tayong way. Kaya, pakustol po nato ang atong aquaculture. Okay. Because, that is our option para maka-implementa our closed fishing season. Kinahan lang, makiniklare ito. Every year, dapat tuloy ito ng tulong kapulang na pasagdahan din nato ang atong mga isla na mga pakintok. So, ma, hindi din na kay kami, o yun, may anak nga, doon nag-itay close and open season. Yeah, para magpagdahan sa atin. So, at isang sinabot na. Salamat ka rin. Thank you. It's again another perfect example na yung nire-reklamo lahat ng sa IRR. At sa ako yung legislative staff ko eh, binigay nga sa akin yung laman eh. Ano, preference talaga daw sa ano, sa batas na yun. Preference to municipal piece of law. Oh, eh yung talagang laman mo eh. Kayo ang preference eh. Di ba? Tapos, we're supposed to, ano, provide for a national policy on sustainable use of fisheries resources. Pero priority kayo eh. Pagkali sa IRR, iba na, hindi na yung mga batas. Hindi na yung gumawa ng batas ang laman. Di ba? Yung perfect example sinasabi ko kaya gusto namin, kami mag-implement ito ang batas na ito. Thank you. Susunod po yung farmer sector natin. Sir, dito po, Mr. Galamito, teacher mo na teacher. Academic sector. Good morning. Good morning, Senator for President. Tito Soto for Vice President. And Sir Inyo for Senator and Dr. Kalinga. I am not the fisherman, but in my blood is the blood of a fisherman because my father is a fisherman. At present, na ako'y mga igagaw, na ako'y uyuan ng fisherman. Ang Hagnat Bohol, labi na ang barangay sa Bumamar, is a fishing village. Ang mga tao doon, about 90% mga mangingisda. Isa sa klase sa isda na hinuhuli sa aming barangay is ang sanga. It has been for more than a century na the sanga industry makes the people of Bumamar alive and kicking. Pero suddenly, stingray, giant stingray, locally made, known as sanga. Pero for the last 15 or 20 years or so, dibawal ang paghuli ng sanga because accordingly, it is an extinct species. Endangered. But I researched on that and natutuhan ko, I know that it is not extinct. Because ang sanga industry sa Bumamar is a seasonal activity. The fisher folks, the sanga catchers, do catch the sanga only during March, April, May, and June, during the height of the summer season. Because that is the time that the sanga from the depths of the ocean migrate to Bohol and stay in the particular place to catch sanga. June, July, lainapod nga isda ang ilang huhulihin, and it is now the flying fish. Sa ngayon, sir, Mr. President, Mr. Vice President, and Dr. Padilla, the bangsi, the flying fish that are being caught by the fishermen in my locality, in my town, niwang murag na sakit o tuberculosis. So ang ako ng hangyo, sir, na dili ibawal ang pagkat sa sanga or stingray fish because it is not extinct. Huh? It is not endangered. In fact,
ang gihangyo sa akong mga igagaw, sa akong mga kauyuan, because my father was once a fish catcher, isang catcher, nang siya'y buhay pa, na, manong, muatong ka sa authority, king say, authority diha. Last 2019, ninganha si ang atong kandidato sa una, si June Ibasco, and we addressed that problem to him. And luckily, he did not win. So, bata. Ngayon sana, with your presence here, you know the problem. How to solve that catching of sanga, the stingray fish, should not be banned because sanga is not an endangered species, but a seasonal kind of species. Ako pala si Dr. Onesimo Sagregal-Galaniton, one of the team members of Hagna Progressive Government, Consihal, candidate for Consihal number 7 sa Baluta. Thank you very much, sir. Delikado rin ito kay kasi pula taga nag-aubang lang sa namoto nyo. Nag-aad na nag-kampanya sa Tagbilaran. Na, parte na ka ng stream of, di ba? Dili na ako katupad dayon, Doc, no? Ang imong ipresenta nga problema. Because we need to study this. Okay? It is very difficult for us to come up with a general statement on the problem. What we will do, kung halimbawa, magbadao ko may, we will consult with Mayor J.R., Mayor Manyola, the people of Pagna, and consult our experts. Is it really endangered? Or pwede ba nang tunay seasonal? Just like in America, ang sa Amerika, ang hunting na seasonal. During the breeding season, bawal mag-hunting. Maski ang ilang kwan, ang ilang salmon, hindi ka pwede mo nagkumpusan mo during the spawning season. Pero during the off-season, the spawning, pwede ka mo manakop ang salmon. Pwede ka mag-hunting o pinaw sa Amerika. Pero during the breeding season, maski magliit pa na pinaw sa bangani mo, bawal na kung kapresuhong ka. So, let us look into it. Let's conduct a scientific study. Sama sa disuntin ako, let's conduct a scientific study. Tanawag po nato manong niwang ng iyong bangsi. Kasi manong submission na siguro. Pitama, that's a very serious problem. No? No. Hindi sa iyong bangsi, flying fish. So, nakalagay daw, sabi ni Senator Ping Lacson, declared as endangered. Nakalagay doon sa either endangered or vulnerable. Yan ang classification na as of 2013. International ito. Okay. So, istagyuhan na ito pa, Adjun? Okay. Talagang dapat, hindi na natin pag-aaral. Bakit sa Singapore? Eh, yung paborito ko kinakain sa Singapore, stingray. Alam niyo, ito, partner. Sek, this is the beauty of a dialogue like this, ano? Kung nag-rally tayo, hindi natin mapag-usapan to. Kung ano lang marinig nyo sa mga kandidato, yun na lang yung either ma-absorb nyo or kalimutan ninyo. But that is the beauty of a dialogue. That is why kami ni Senate President, gusto namin talaga dialogue. Because we're learning eh. Di ba, hindi lang naman kayo natututo, kami mismo natututo. Saka natutunan namin yung problema sa ground. Alam niyo, balik ako sa budget, ano? Yung kanina, yung nagsalitang na fisherman, ang problema doon sa 15 kilometers yung municipal waters, ano yung fishing ground. Pareho rin na national budget, eh, walang consultation. And that's the reason why, ito yung turo sa akin ni Mayor J.R., nung nandun pa sa nung busy pa kami sa Pangas, kutin sa budget, kaya nagkakaroon talaga ng malaking disconnect between yung national budget saka yung needs and priorities ng mga local government units. Walang consultation. Hindi mo lang tinatanong yung mga mayors, hindi mo lang tinatanong governors, ano ba kailangan nyo dyan? Anyway, mamaya discuss natin. Pero sa kasamang palad, Konsehal, international po ito, form in 1964 pa. As sinabi nila, as of 2013, either vulnerable or endangered yung mga stingrays. Depende sa ano niya.
at sa tawag natin parang classification. Pero dalawa lang nakita ko dito eh. Either endangered or vulnerable. So pareho na rin medyo. Yeah. Hindi ito stingray. Page. So this is a big classified as stingray. Yeah. So this is a big classified as stingray. So mas takaw siya. Huwag itong istorya tungunan na isakyan sa mga bulanan, hindi kas buhol, patuloy pinata. Pinta, may istorya ka sa akong bulanan. Kang nga daw gisakyan, hindi ka buhol, patuloy pinata. Apiyo ta sa ka. Mr. Secretary, Mr. President, as a mayor of Hagda, ako pinag-aralan ko din po yun. Actually, tama ko, stingray, ang ating pinag-usapan, bawal. Pero ang sinasabi po namin, yung mas palapad, mas malaki, ang tawagan namin, isang nga, pero iba din po ang klase noon. At nung na-depend ko pa ang pag-aaral, hindi po siya kasama. Kaya nga lang, ang batas po na nagbawal na yun, isa actually pang administrative order lamang sa DIFAR. So, malaki pa ang pag-asa at ngayon, is a perfect example na mapaabot natin sa kanila para mapag-aralan po ang ating problema sa sana. Okay? Pero, gusto ko sana palawakin pa itong ating usapin. Lalo na po dito sa ating probinsya sa Bohol. We have 47 municipalities. One of the reason po, ako po ay tumatakbo. Number one, ang sabi namin ni Senator Lacson, dapat ang budget transparent. Sa kanya po, talaga po nakikita niya lahat, in-scrutinize niya, mas magaling na sila ngayon doon. Pangalawa, dapat accountable. Pero po, ang pangatlo para sa akin at pinaparating ko po sa inyo, hindi po equitable. Halimbawa po, sa ngayon, ang bawat bayan dito sa Bohol, kung hindi ako nakakabali, marami tayong third class, marami tayong fourth class, ang budget na po natin ay nasa 200 million pesos. Kung titignan po natin, at alam po ni Senator Lacson at iba nating mga kasama, ang ating budget for the year 2022 is already 5 trillion mahigit billion pesos. Pag yan po ay nakita natin kung gaano kalaki, palagay ko walang Boholano na magsasakripisyo. Ang tanong ko lang po, dahil pareho kami, there are 42,063 na mga barangays. There are almost 1,500 municipalities. Ang tanong ko po, Mr. Senator, with this 5 trillion zero black billions, ano po ang gagawin nyo sa budget para yun po ang magiging equitable? Yes. 5 trillion 26 billion. Actually, yung exact na budget natin. 1,488 municipalities. 42,047 barangays. Ito, matagal natin diniscuss ito, yung budget reform advocacy for village empowerment. Yung village being representing NGOs. Ang mga unused appropriations, Mayor J.R., noong nag-uusap tayo una, mahigit 458 billion. I think from 2004 hanggang 2010, yan ang average per year. Ngayon, medyo lumingit, pero malaki pa rin. From 2010 to 2020, yung unused, yung hindi nagagamit sa ating national budget, on the average per year, 328 billion pesos. So yung 328 billion, bilangin natin ang munisipyo. 1,488 municipalities. Kung bigyan natin ng additional on top of IRA, of course, on top of yung NPA ngayon, yung mga Mandanas ruling, on top of their local revenues, bigyan natin, kaya-kaya bigyan, kinupit po namin ni Mayor J.R. yan ang account.
they give 100 million pesos for development and for livelihood. You can just imagine. Kaya, kaya bigat. Per province, there are only 81 provinces in the whole country. Kaya bigyan yung buong provincia, liba sa Bohol, 1 billion pesos per year. That's only 42,047. Sa kwenta namin noon, kayang bigyan ng 5 million. Now, equitable, hindi ko standard na 100 million automatic, 5 million automatic ang barangay, 1 billion automatic in province. Depende sa needs and priorities, and depende sa capacity. Yung mga hindi capacitated, kailangan may capacity building. Kasama rin po sa aming advocacy ni Mayor J.R. Yang, advocacy namin ni Senate President, along our mga kasak na rito. Kasi nakita rin nila yung wisdom, ang daming mga insidente, no, in the past, and even at the present, darating yung project from Manila, Imperial Manila, tawag nila. Ang project na gagawin, hindi kailangan ng local. For example, Santa Rosa Nueva Ecija, we were there. Sabi ng mayor, biglang dumating yung contractor na kasamang DPWH. Gagawin sila ng multi-purpose building. Worse, pinapahanap pa sila ng lupa. Pinapag-provide sila ng lupa for the construction of the multi-purpose building. As sabi ng mayor, first, meron na kami multi-purpose building. In fact, doon kami nag-dialogue. Ang ganda ng kanilang multi-purpose building. And sabi niya, wala na akong lupa na may bibigay for another multi-purpose. Hindi na kailangan. So yun na ngayong disconnect na pinag-uusapan natin between the needs and priorities of the local government units and the national budget. So hindi na implement because hindi nagkasundo. So magkano yung multi-purpose building? Sabihin na natin worth 20 million. So that's 20 million papunta sa ANUS. In other areas, ganun din. May darating na project, walang consultation, hindi alam. Galing kami sa Kalawit, doon sa Sambo Norte. Meron doon isang legislative building in-sponsor ng isang senador. Pagkakawa ng mobilization fund, iniwan. Ngayon, yung local government ang nagtiyatsaga, chip-in sila doon, 3 million a year, kasi maliit lang yung bayan, tsaka 4 class, second class yata yung 4 class municipality. So sila kukuha ng pagtapos noong legislative building, pati yung police station, iniwanan. But, kung from the national budget, nanggaling yung planning, yung local development plans, from the barangays, all the way up hanggang RDC. Kayo nagplano, at ibabalik sa inyo, kayo mag-implement, alam nyo kung ano yung needs, ano yung priorities, di ba? So, mababawa sa inyo ANUS, wala nang ANUS appropriations, at the same time, aasenso yung lahat ng mga local government units like HATNA or any municipality here in Bohol. Why? Because jobs will be available, livelihood will be available. Tapos yung mga kamag-anak natin na nag-uwian lang dito pagka-piesta ng May, hindi na kailangan mag-hintay ng piesta. Uuwi sila rito because jobs will be available in HATNA or in any municipality. In HATNA, cannot also import labor from the nearby municipalities kasi meron din 100 million doon na pang-development nila. Remember, this 100 million or so, this only for development and livelihood. Hindi naman pwedeng gamitin PS, hindi rin pwedeng gamitin MOE. Pang-development lang. Yung kanya si Madin, kung ano yung impact, kung ano mangyari sa buong Pilipinas if this is implemented. And kami, we can swear on this because alam namin ang ginagawa namin, alam namin merong budget, it will be implemented. Alam niyo, the first time we discussed this, nag-file ako ng bill because being a legislator, hindi naman ako makapag-implement. So what I did is to file a bill. Ano? Tinulungan niya ako ni Mayor J.R. na mag-craft ng bill. But unfortunately, hindi naman talaga papasa, especially sa House. Yun ang problema. But the moment this is implemented, the whole country will benefit, the whole country will be developed, lahat tayo yayaman. Walang maiwanan ng sitio. I tell you that. And Mayor General knows this.
Okay. Ado lang ang muglihong diha, kaya na rin taon, i-deliver na ang inyong pagkaon. Ha? I-deliver ang pagkaon, ayaw mo nilaw, ayaw mo mo ba, ha? Masaktan? Oh. Eh, sila ba? Okay. Dito pa tayo, sir, ulit. Araw mo mga sa kamera. Aksepto nga, sir. Rod Bagoy po. Meron lang akong follow-up continuation question kay Senator Ping Lasso. Sir, base dun sa question kanina, we are all talking about the Iraq on the line. Now my question is, the revenue, ang income ba ng Pilipinas is compensated including our loans? Ang the revenue collected from the people, no, from the taxes, compensated by including the... Yes, yes, that is correct. Because kulang yung ating revenue collection with top wings. Para sa pamilya, di ba? Family, the expenses mo is 15,000. But the income of the father and the family, the whole family, is only 12,000 or 13,000. That's totally, utang tayo to compensate. That's correct. Yes, sir. But in our case, utang ka pa ng more than what you para mayroon kang investment. Ano nga sa atin, utang tayo ng utang, more than what we need, but we fail to invest. And if we invest, mali ang investment natin. Tapos naku-corruption pa. Kaya bang tayo sa utang, alam nyo, simula kayo ni Mayor J.R., magkano yung utang natin? Pag-usapan namin yun, 5.9 trillion pesos. This was when President Aquino stepped down in 2016. Utang natin yan, 12.09 trillion pesos. More than double. Yes, sir. So, on the percentage computation, how many percentage or percent ang naka-allocate for our loans? May gap yan eh. 40% of GDP dapat yung maximum. But napansin namin, every time we deliberate on the budget, during budget deliberations, pag meron tayong projected deficit na 680 billion pesos for the following year, napansin namin, ang binabaro natin more than double. 1.3 trillion. I question this so many times. At least 2 or 3 budget hearings, I kept asking the DBCC, Development Budget Coordinating Committee, why do we borrow so much when what we only need for to address our deficit is only this much? Alam mo sagot? Confidential. So sabi namin, pwede bang mag-sacrifice yun? Mali, mali. Saka sobra talaga. And hindi lang 1 year. Every year, ganon. 680 billion ng deficit, uutang tayo ng 1.3. Bakit? Sana po po tayo, bawang tayo sa utang, pero okay lang kung i-invest po. But pag nag-invest ka, papasok din sa national budget. You can just invest borrowings just like that. Kailangan merong authority, authorization to spend. And the authority to spend, binibigay ng Congress. So meron man tayong budget annually, di ba, na nire-report by the... By hindi rin nasusunod. Oh, then, alam nyo, dapat every quarter nagre-report sa amin yung executive kung paano ginastos yung budget for the current year, yung calendar year. Hindi rin nasusunod. Okay, so thank you. Maraming ko correct. Kaya yun ang address sa amin dalawang Senate President. Can I have hindi, Bago yung ito niya, no? Hindi lang yun ang hindi siya nasusunod. Ha? Dapat siya nakalagay sa batas to creating the Legislative Executive Development Advisory Council at least once a month tumatawag ng ineta ang Presidente. Mula noong 2016 hanggang ngayon, baka may minsan pa lang tumawag sa President Duterte ng ineta. So hopefully, by that time na you will see that position, then we'll expect. Yes, definitely. Because we are for transparency. Ito yung problema namin sa Congress. Pag nandun kami, we will address that. Kasi pera na tayo yan. Pera natin lahat yan.
Why shouldn't the people be informed? Ito yung pagkagastos natin. And sabi ko, yung planning and implementation, dapat talaga nasa ground. Para ma-address natin yung disconnect. Tama po, thank you. Sir, another one, para kay Secretary. Ayun ko kasi ito, palagi kong nakikita sa mga sa farming. Sir, na-survey ko ang area ng Bohol. We are importing balot from X of balot or balot from Manila. Now, the way I look at it, Bohol is very suitable for eating Pinas. Now, our problem is DOST is giving, I know, DOST is giving of giving that kind of a bird to in Cebu. Bae, yes, bae. Now, yes, baka pwede nyo kami yung supportan here in Bohol regarding ipit Pinas. Because some areas, especially the in that part, in our part, eastern part of Bohol, yung mga lugar ng ganda. And then, imagine the price of balot here in Bohol is 25 pesos, whereas sa north, you can buy that balot 8 or 6 pesos, pilaw pa. Now, we're going to go. That's why sa Manila, no, it's 20 or 15 around the balot. So, ang problema kayo ngayon kasi, thank you, nagkaroon ng bird flu. Hindi na pwede mag-ship ngayon ng itlog ng balot from Luzon to other parts of the country. Now, ang Itik Pinas actually was really a product of a program of the Bureau of Animal Industry. At ito, in-intensify ang panahon ko, si Dr. Garzon ang promotor nito. And marami na nabigyan, and unfortunately, nag-resign ako ng 2019, mukhang bigay na sa Bohol. Ang himo ko, tangarin ko ba, Kurano? Okay. Ang imuha na lang nato, right now, we cannot ship even hatching eggs from other parts of the country to Bohol because of the presence of bird flu. So, right now, magkakaproblema tayo. But, sige lang, let's hope and pray that the avian influenza problem will be solved by the time Ping Lakson sits as president. And we will be able to support Bohol. Actually, hindi lang yan. May darating ako sa breeders ng rabbit by next month. No? Galing sa US. No, galing sa US. Papaparami ako ng rabbit. Yun yung mga marami tayong pwede gawin natin. Kailangan na natin ng isang senador na nakaka-exhibit kung anong kailangan ng mga masasaka. Thank you all. Okay, mga bohalos, hip-hip! Maraming salamat sa ating patikong karong adlawa. Kung galing na kay ang atong mga bisita, daghan pa mangyong po sila ang mga commitment mo ay hinamdan na in behalf sa Lakson Soto Support Group sa Bohol o sa among mga district organization. Oo. Ako nang isunod ngayon ang usan na lang ka request senador, usan ka induction sa ating mga pride. Unya, with the induction, palirog lang. Oh, hello! Palirog lang, medyo at usang tagaan o gamay nga presensya aron yun na mahimo nila ang induction na maayo. Unya, magpabilit na tayo aron mo padayo tas sa itong pagkaon. Mga ikala, ang atong Master of Ceremony. Okay. At this time, akong nangyoon ang mga bagong napili ng mga opisyalis sa Prime. Palihan ka rin sa kabangan. Iningin na ang induction of officer, newly elected officers, no? Sa Prime. Pag-iya sa palihan, karoon din malangan. Ano mo, linya lang. Linya. Linya lang tayo, linya. Okay. Okay.
Can you raise your right hand and repeat after me? I state your name. Having been selected as your position. Do solemnly swear to truthfully and uphold and execute the best of my abilities, the duties, responsibilities, and all other tasks inherent to this position. I shall faithfully abide and safeguard the standards, privileges, and limitations bestowed through the. I pledge to perform my duties without fear or favor, with the aim in view of attaining the objectives of this institution, and at the same time, advancing the interests of the community to which it is dedicated. And finally, that I will take this commitment voluntarily, without reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations and good luck to everyone. Okay, thank you so much, President Ping Lacson. Last word naman, pinag-usahan ko mga bukanin. Usa kayo kayo na lang. At ang iuwan sila, at ang mga bisita nga uli kayo kayo sa tabangan, aron magpapicture ka, tingnan mo mga liyok, diyan na dita. Okay. Okay. Congratulations, new officer of PRI, ito ka pangan! Okay, dito na lang muna tayo. Harap dito. Oy, mga bilano, nara! Signal ha! Naka-thumbs up! Naka-thumbs up lahat! Thumbs up! Thumbs up! One! At tayo po kayo, tayo! Tayo lahat! Nagkakas! Yung lumatay! Okay! Ready! One! Two! Three! Steady! Peace! Ah, Larga! Salamat ka to! Maraming salamat! Ang ating presidente ng Republika ng Pilipinas, Ping Lacson. Hebat! Ang ating vice presidente ng Republika ng Pilipinas, vice presidente Tito Soto. Hebat! Ang ating senador, number 52 na Paloca, Manny Quilbon. Hebat! Ang ating doktor ng Senado, Dr. Mingay Padilla! Maraming maraming salamat po! Oh, so